Hello Team Buenas, welcome po sa ating YouTube channel. Ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. At sa video na to, ang pag-uusapan po natin at ang ituturo ko po sa inyo ay yung clothing line t-shirt. Ano nga ba yung clothing line t-shirt? Sa pagkakaalam ko po kasi meron tayong dalawang klase ng t-shirt. Una po yung tinatawag nating basic t-shirt. Yung basic t-shirt, yan po yung madalas nyong makita sa mga palengke at tiyangge na ibinibenta lamang ng 50 to 100 pesos. Habang yung clothing line t-shirt naman po ay madalas nating makita sa mga clothing brand like sa mga vloggers. Yan po yung ginagamit na merch na tinitinda ng mga vloggers. At syempre, dun sa mga taong gusto mag-umpisa ng sarili nilang brand ng t-shirt, yan yung tinatawag na clothing line, no? Ngayon, sa video na to, pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo ano nga ba yung kaibahan nila dun sa basic t-shirt. At since marami na ho tayong video sa paggawa ng basic t-shirt, magpo-focus naman tayo ngayon sa advantage at disadvantage ng pagbuo ng clothing line t-shirt. Paano nga ba ito gagawin? Ano nga ba yung mga makinang kailangan natin? Ano nga ba yung mga tailang gagamitin? And itatakal natin yan lahat sa kabuuan ng video natin. At syempre kung gusto mong matutunan malaman ang sagot sa mga tanong na yan, tapusin mo lang itong video natin dahil ituturo namin sa inyo yan lahat sa kabuuan ng video. At syempre umpisaan na po natin pagkatapos lang ng intro. Bago po natin umpisahan ng pagka-cut, i-ready po muna natin yung pattern natin. Ang pattern natin ay may limang bahagi. Nandyan yung back, front, sleeves, meron tayong neck tape, at saka yung neckband po natin. Ngayon sa tela naman, ang kaibahan ng clothing line t-shirt sa mga basic t-shirt is dalawa yung karaniwang ginagamit na tela. Kailangan mo nung tinatawag nating ribbings, at ito naman yung tinatawag na CBC o Chief Value Cotton. Ito yung usual na kaibahan ng clothing line t-shirt sa basic t-shirt. Sa basic t-shirt kasi, usual is isang tela lang yung ginagamit mo. Habang sa clothing line t-shirt naman, kailangan mo ng dalawang klaseng tela. Ang kaibahan lang niya sa mga basic t-shirt kasi, ang telang ginagamit dito quality talaga. Kasi medyo pricey yung ganitong tela. Ang CBC, naglalaro ang presyo niyan sa 250 hanggang 350 pesos. May mga mas matataas pa. May mga mas mahal pa doon. Depende doon sa tinatawag na GSM or kapal o texture ng tela. Saan ba ginagamit yung ribbings? Yung ribbings usual yan ginagamit sa neckband lamang o yung pang-leg na bahagi ng clothing line t-shirt. Bakit? Kasi ang characteristics po dapat ng tela ng neckband is stretchable. Stretchable o yung nahahanat, ano? Habang dun sa body naman, yung CBC kasi is non-stretchable ang tela nito. O kung nababanat man, hindi gaanong banat, ano? Kaya hindi mo siya pwedeng gamitin as neckband. Sa mga bilihan po ng CBC, lagi po silang may tindang ribbings. Pagbibili kayo ng CBC o bago kayo bumili ng CBC, tanungin nyo po muna kung may ribbings. Kasi mahirap po maghanap ng tela na magka-texture o magka-kulay na magkaibang klase siya ng tela. Like for example, ito. Ribbings, CBC, magkaiba yan. Pero dapat, kung clothing line t-shirt, dapat magka-shade yan o magka-kulay man lang yung bibilin mo. Kaya usual po yan sa mga tindahan, dapat kung saan ka bibili ng CBC, dun ka rin bibili ng ribbings. Isa pa nga pala, huwag kayong magugulat sa CBC dahil ang tela niya kung tawagin ay tube type o yung bilog, no? Pag sinabing tube type, wala siyang dulo, no? Buo siya, buo, ayan yung buo yan, no? Buo siya o pabilog siya, ito, papakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung tinatawag na tube type o pabilog na tela, no? Huwag kayong magugulat kung bakit wala siyang putol. Usual kasi sa mga tela, may putol. Okay? Ito kasi is pa tube type. Pag bibili ka nga ng CBC, may sukat pa ito eh. Mas maganda kung mabibili mo is yung kasukat na mismo ng t-shirt para hindi ka na magpuputol. Pero usual, as of now, ang nabibili sa pagkakalam ko is yung 45 ang width. Alam ko 45 ang width nito, kaya medyo malapad. 45 na nakabilog siya o doble, so nasa 90 inches ang width. Okay din tong ganitong width dahil nga medyo malaki siya. Para lang sa ganun is mas marami yung makakat mo. O mas marami yung magugupit mo sa isang yarda niya kasama na yung mga parts. Simple lang naman ang paglalatag nito. Ititiklop mo lang siya sa gitna. Ayan, ilalapat mo lang siya. Sa pagka-cut ng CVC, pwede mo na siya i-cut ng buo. Ng ganito. Ayan, pwede mo na i-cut ho yan ng buo. O yung pattern is, ilalatag mo ng ganyan. Ayan, okay na yan eh. Pwede mo na i-cut eh. Pero pag pa isa-isa lang o konti lang naman yung tatabasin mo,
ang pinaka best way talaga para sa akin, ano, o para sa Team Buenaventura, is ititiklop mo siya ng ganito. Ayan. Then, syempre, yung pattern mo, nakatiklop din sa gitna. Tatandaan nyo lamang, pagka nagtiklop po kayo, ayan, halimbawa, patiklop yung ginawa nyong paglalatag, as much as possible, yung pinakahangganan o dulo, isipapantay nyo rin sa pattern. Ito po, yung dulo na ganyan, ayan, yung dulo ng tela, o yung dulo ng pagkakatiklop mo. Para ho yung side doon, is buo pa yung fabric. O buo pa yung maiiwang tela, ano? Siyempre, ang una nyo pong ikakat, tatandaan nyo po lagi, back. Pag nailatag mo na ho ng ganito ito, pag-cut mo nung back, dalawang piraso na po yan. So, ikat po muna natin. So, ang ginamit nating pattern, kasama na yung sewing allowance niyan. Wala ka nang idadagdag, wala ka nang ibabawas. Kung papansin ninyo, yung paraan na ginawa nating pagtitiklop, ayan, ito yung mga naging retaso, o ito lang yung mga naging retaso, itong side na ito, buo pa yan, o malaking bahagi pa ng tela. Magagamit pa natin siya para dun sa mga parts ng damit, or ultimo kahit isang pair pa ng t-shirt, pwede pa siyang pumasok. Ayan, no? Tingnan nyo. Pwede pa tong isang pair ng t-shirt. Ayan. Kung ititiklop mo pa siya sa gitna, papasok pa to kahit dun sa mga maliliit na sukat. Ayan. Actually, XL kasi itong kinat natin. Pero tingin ko, kung ang gamit nating pattern dito is large, pasok pa siya sa large. Okay? So, mamaya gamitin pa natin to dun sa sleeves. Okay. So, ito na yung kinat natin, no? Ayan. Kung maalala nyo, yung paraan ng pagtitiklop ko kanina, sinabi ko na dalawa yung makakat pa agad. So, ito, ihiwalay mo lang yung isang part. Ayan. Yan na yung magiging back. Habang ito naman yung magiging front. Pag naibukod mo na yung back, itong isang bahagi na ito, ito yung gagamitin nating front. Itiklop mo lang ulit siya kung paano natin siya kanina tiniklop. So ngayon, pag natiklop mo na siya, pwede mo na kunin yung pattern mo ng front. Kasi parehas naman sila, ang kaibahan lamang diyan is yung tinatawag nating neckline. Mas malalim kasi yung front kaysa sa back. So gagawin lang natin, ititrace lang natin yung sa side ng neckline. Susundin lang natin to sa may parting neckline, ano? Okay na. So after nun, okay na yung front at back body natin o yung cut goods kung tawagin. Ngayon, since meron pa tayong malaking tela rito, kung maalala nyo ito, is magagamit pa natin to para dun sa sleeve part, no? Sa sleeve, kagaya nung diskarte natin dun sa ating main body, ang gagawin mo lang, ititiklop mo yung natirang tela sa gitna rin. So tiklop mo siya. So, ang pattern natin ng sleeve, buo yan, no? Ayan, buo rin yan. Pwede nyo mo rin siya ilatag ng ganyan. O kagaya ng ginagawa natin, pagtiklop mo ng body, pagtiklop mo ng tela, ititiklop mo rin yung sleeve. So, dito sa side na to, ito mga nakatiklop ito, o yung kung tawagin yung centerfold, itatapat mo lamang yung centerfold din ng pattern. Ano yung centerfold? Siyempre, yung gitnang tupi. Ayan, no? So, di ba buo? Titiklop mo sa gitna. Centerfold na tawag dito. Parang yung ating tela. Tiniklop natin sa gitna, kaya may centerfold siya. So, tatapat mo lang dito yan. Then, napakadali naman nito. Itatrace mo lang o gugupitin mo lang siya. Since ito, diretso yung gupit natin, samantalahin na natin para i-cut yung ating neck tape. Kasi kailangan natin straight dyan eh. So
So, cut natin siya ng isang diretso. Ayan. Okay. So, ito yung ating gagamitin para sa neck tape. So, ito na yung mga sobra nating tela. Tabi muna natin. Well, syempre, since nakatiklop po yung pattern natin ng sleeve at saka tiniklop natin yung tela, kung tama ang pagtatabas natin, dapat pag binuksan natin yan, bukod sa parehas siya, ayan, kung makikita nyo parehas yan, ayan, is dapat dalawang piraso yan. Naka-indicate naman po sa pattern kung ilan yung ikakat natin. Halimbawa, ayan, sleeves times 2 yan. Ngayon naman, dito naman papasok yung isang klase ng tela, which is yung ribbings. Sabi ko nga kanina, ang ribbings is kailangan stretchable, o yung ribbings is stretchable. Kaya ito yung gagamitin natin para dun sa ating neckband. Okay? Gugupit ka lang ng isang full width ng fabric. Ayan, yan yung magiging neckband natin. Pwede ka na kumat ng isang putol nito. Ayan, ikakat ko na to. Ayan. Susundin mo lang naman yung haba ng pattern natin. Rectangle shape lang yan, kaya madali siya ikat. Ayan. So, ito, yung sobra na to, magagamit mo to sa iba pang mga t-shirt na ikakat mo. Ito na yung mga parts na gagamitin natin o tatahiin natin para dun sa ating clothing line t-shirt. Meron tayong back, front sleeves, neckband, and neck tape. Ang kaibahan lang naman niya sa basic t-shirt, unang-una, yung neckband na ginamit natin, iba yung fabric, which is yung ribbings, kung tawagin natin. Ikalawa, meron tayong neck tape. Usual kasi sa mga branded t-shirt, mas maganda tignan pagka may neck tape. Okay? So, ito lang yung karaniwan na dadagdag talaga. From basic t-shirt to clothing line t-shirt, neck tape lang talaga yung idinadagdag. And also, labels, no? Since wala pa tayong mga label, wala pa tayo ilalagay na label. Pero kung may label ka na, or kung gagawa ka ng clothing line t-shirt, dapat may nakaready ka ng label. Bukod doon, yung neck tape na ginagamit is merong naka-indicate ng pangalan ng brand. Usual ha, pero pwede naman na plain lang din. Okay? So since okay na siya, nakat na natin, pwede na natin umpisahan yung pagtuturo ko sa inyo ng pananahe. Bukod doon, ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga makinang kailangan natin. Tara, doon tayo sa tahiyan. So bago natin umpisahan yung pananahe, ito yung isa sa mga example ng mga t-shirt na pang clothing line o tawagin na natin branded, no? Ganyan yung pinagbasihan, yung mga branded talaga. Clothing line t-shirt is local brand. Usual gumagawa niyan yung mga kilalang tao na sa Pilipinas. Like for example, Team Payaman, Team Bugok, usual mga vloggers talaga. O yung mga kilalang personalidad, no? And ito, ayan, champion, kilala yan, si Moschino. So, papakita ko sa inyo yung mga t-shirt nila. Ay, usual po yan, ito, tulad nito, merong neck tape, merong label. Since wala pang label na available si Team Bonaventura, wala pa tayo may kakabit na label. Ito yung sinasabi ko sa inyo na neck tape na may pangalan. Ayan, no? Neck tape ni champion is may pangalan, ano? So, bakit tayo may ganito? Kasi yung kapatid ko nag-uukay po. Yan yung mga binibenta niya. Magugulat kayo sa mga presyo nito kahit ukay yan. 300, 500, so meron pa nga 700 o may higit 1,000. So ayan, kung makikita nyo naman, yun yung isa sa mga kaibahan ng mga clothing line t-shirt versus sa basic t-shirt. Talagang medyo maganda-ganda yung bentahan o presyo niya. Ayan o. So kung makikita nyo, may mga neck tape talaga siya. Ayan. Tapos, merong mga label. Yung ibang label is naka-ano siya eh. Naka-press. Ayan o. So, ito parang Jordan to eh. Yung mga ganito o. Ayan, yung parang basketball player. So, ayan. So, yan yung mga example. So, ganyan yung ginagawa natin. Sa mga makinang kailangan, ang kaibahan naman ng basic t-shirt versus dun sa clothing line t-shirt. Sa basic t-shirt, dalawang makina lang yung kailangan mo. Yung tinatawag nating overlock, which is ito. At saka yung tinatawag nating piping. Habang sa clothing line t-shirt naman, apat hanggang lima na makina. Actually, kung makikita nyo, tatlo lang yung makina natin. Mag-improvise tayo dun sa kung ano man yung wala tayo. Yung dalawa pang kailangang makina o yung dalawa pang karagdagang makina.
available na po ang pattern ng ating clothing line t-shirt sa ating mga online shops, Shopee, Lazada, and TikTok. I-search nyo lamang po ang Team Bonaventura or punta kayo sa comment section and description box, naroon po yung link. Narito po yung ilan sa mga available nating pattern sa Shopee. Marami po tayong nakapost na murang pattern dyan and also sewing accessories meron po tayo dyan. At dahil March na po ngayon, 2024, ay papasok na po yung summer, isa po sa mga ipapayo kong bilhin yung pattern ay rash guard. Ano? Since magiging mabenta talaga ito ngayong summer dahil nga marami na ang mga Team Buenas natin dyan na magsuswimming. At kung gusto nyo pong mapanood ang kabuuan ng ating video, click nyo lamang po ang video na lalabas sa gilid ng ating screen. Maraming salamat. Bye-bye!